Hello mga katek! Welcome back mga ka-WJJT. Gagawa tayo ngayon ng Imaplex na microwave. Ang sira nito ayaw uminit. Subukan natin maglagay tayong tubig. Okay. Natin kung talagang ayaw uminit. Tapos, saksaka. Okay, may counter na. Tapos, try natin i-on. Yan, umaandar na siya. May seconds na, di ba? Tingnan natin kung iinit. Umaandar naman yung kanyang nasa loob. Yung pinaka-plate niya, umaandar naman. Okay, check natin. Dapat mainit na yan eh. Pagka ganyan ha. Check natin kung uminit niya ba. Okay. Wala. Talagang malamig. Nahawakan ko eh. Oh. Dapat mainit na yan pagka kahit na 30 seconds man lang eh. Ibig sabihin may problema talaga. Okay. Buksan muna natin para malaman natin kung ano yung naging problema. Okay. Nabuksan na natin. Zoom lang natin para mas kita. Yan, kita na. Ngayon, pagka nag-check tayo ng ganito, po pwede kasing nagiging problema talaga yung pwede yung magnetron, yung pinaka fuse dito sa mismong high voltage, o kaya yung capacitor, o kaya yung diode. Ngayon, check muna natin. Ano? Ngayon, dito sa bago kayong magbaklas, pagka naisaksak kasi natin, di ba? Ang gagawin natin dito, i-discharge muna natin yung kanyang capacitor. Kahit na nakahugot na yung mismong saksakan niyan, ay pwede pang makakuryente yung capacitor niya. Kaya ang importante yung gagawin natin ay i-discharge muna itong pinaka-capacitor niya. Importante ito para hindi kayo makuryente. Ngayon sa pag-discharge niyan, pwede natin gamitan ng pwede natin i-short. Yan, ganito lang. Pwedeng ganyan. O kaya kung ayaw nyo nang pumuputok, po pwede yung bombilya o kaya yung pinaka-soldering iron. Yan, yung pinaka-soldering iron nyo. I-short nyo lang pa ganito para hindi siya pumuputok pagka dini-discharge. Yung mga iba kasi takot pa naman, yung mga nagsisimula pa lang, akala nila siguro nasira dahil pumutok. Pero hindi, dini-discharge lang natin yung pinaka-capacitor niya. Okay, na-discharge natin yung capacitor. Natin i-check yung mga fuse, yung capacitor, o yung diode. Ngayon, huli na natin i-testing yung pinaka-magnetron niya. Yung fuse muna tayo, kasi parang napalitan na yata yung fuse eh. No? Tingnan na natin kung okay pa yung fuse. Okay. Good yung fuse. Yung pinaka- sa high voltage na na fuse niya ay okay pa. Okay. Pagka okay yung fuse, kadalasan din kasi pwede nga yung fuse lang ang nagiging problema pag ayaw uminit. Ngayon, dahil okay yung fuse, kailangan natin bakasin yung capacitor kung may problema. I-zoom in lang natin para mas kita nyo. Yung pinaka-capacitor dito, bago natin baklasin yan, kailangan natin discharge. Kuha lang kayo ng long nose. I-discharge lang natin para pag kinesting natin ay walang kuryente. O pwede rin kasi kayo makuryente niyan kahit nahugot na yung pinakasaksakan ay makukuryente kayo. Ayan, na-discharge natin tsaka natin tatanggalin yung pinaka-tornillo dito. Baklasin na lang natin itong pinaka-capacitor niya para mas maintindihan nyo. Okay. Natanggal na natin yan.
check natin yung pinaka diode niya o kaya yung pinaka capacitor. Ngayon, hugutin natin itong capacitor pag kinetesting natin, kahit yung isang linya lang. Yan. Okay, itong capacitor ay i-check natin kung okay pa. Okay, range tayo ng capacitor. Tapos, testerin natin to kung okay yung capacitor. Okay, may 773 siya, no? Okay? Okay yan. Okay pa siya. Tapos yung diode, tester natin. Walang tayo ng... Kasi itong pinaka-diode na to, hindi siya uubra din sa range ng time is 1. Hindi natin madidetect yan. Subukan natin para mas maintindihan nyo. Pag tinester natin yan sa range ng time is 1, yan ha, mapalo. Hindi siya pumapalo kahit dito. Ang papalo lang dito sa range ng time is 10K. Yan. Sa range ng time is 10K para malaman natin kung okay siya. Tsaka natin itatester, no? Okay? Pagka yung positive to positive, hindi siya, wala siyang resistance. Pero pagka ni-reverse natin itong pinaka-test prod, yan, may palo na siya. Ibig sabihin, okay din itong diode niya. Ito. Okay itong capacitor, okay yung diode. Ibig sabihin, dito na tayo magpo-focus sa kanyang supply muna. Sa supply muna tayo para malaman natin kung may pumapasok na kuryente dito sa mismong transformer. Okay? Ibalik lang natin to. Sa uli lang din natin para malaman natin kung saan siya nang galing. Okay? Okay kasi itong capacitor, okay yung diode, okay yung fuse. Naibalikan natin yung pinaka-capacitor niya. Ngayon, dahil okay yung capacitor, okay yung pinaka-diode, okay din naman yung pinaka-fuse niya dito sa high voltage. Okay naman. Ngayon, ang gagawin natin dito, kailangan natin magsukat ng boltahe. Kung may boltahe ba. Range lang tayo ng AC. Yan, naka-AC siya. Tapos, itong pinaka-transformer niya dito, ito yung pinaka-input niya. Okay? Tapos, sukatin natin yung boltahe niya kung okay naman. Ngayon, subukan natin isaksa. Tapos, i-on ko. Yan. Okay, meron naman siyang boltahe na 237 volts, di ba? Ngayon, kung mapapansin nyo, tumatakbo na yung makina niya, pero hindi tumatakbo yung pan. Okay? Ngayon, off ko lang muna para mas maintindihan nyo. Dahil hindi tumatakbo yung pan, na-detect ko na yung problema niya. Itong pinaka kanyang magnetron, umiinit kasi ito eh. Pagka umaandar na ito, pinaka makina niya, pag umaandar na yan, umiinit ito. Itong pinaka magnetron niya. Ngayon, hindi siya makalabas. Yung pinaka-init niya. Kaya, nasira itong magnetron. Dahil yun sa pan niya. Dapat magawa muna natin itong pan bago tayo mag-focus dito sa mismong magnetron niya. Okay? Try natin na repairin to. Ngayon, tingnan natin kung bakit siya ayaw gumana yung pinaka-pan. Okay, kung itetester natin yan, range lang tayo ng time is 1, time is 10, time is 100, basta may resistance. Pero dapat naka-open to. Yung pinaka-cover niya. Dapat naka-open yan. Bago natin itester to. Yung pinaka-pan. Yan. Open yung pan. Okay? Wala siyang resistance. Ngayon, may dalawa lang naman ang tornilyo yan sa likod. Tapos, babakasin lang natin para malaman natin kung magagawa pa natin yung pan nito. Okay? Okay, ito yung pinaka-pan niya.
Tunayin lang natin to para makita natin kung po pwede pang mabuo. Hugutin lang natin yan. Miski naman magkabalik sa dyan, walang problema. Okay, pagka isasauli natin. Tingnan natin kung talagang may problema tong pan. Okay, kuha tayo tester. Okay. Tapos testerin natin kung may palo. Wala talaga. Wala siyang reading. Tingnan natin kung mahugot pa natin to. Ito yung pinaka wire niya. Okay. Ay, ito. Pwedeng dito lang galing yun, no? Ito, ito. Yan, focus natin para mas kita nyo. Para pag nag-repair kayo, alam nyo. Yan. Subukan natin ihinang to. Bago tayo mag-focus sa mismong magnetron. Okay. Okay, tingnan natin kung nagkaroon na siya ng reading. Ay! Nangyari. Grip pa. Okay. Tingnan natin kung okay na itong pan. Oh, wala pa rin. Oh, no! Pag di ka pa nakuha dito, may wagang magnifying! Ito. Check natin kung okay na. Kung magkaka-resistance na. Yun. Magka-resistance na. Ibig sabihin na loose connection lang. Apo pwedeng nagka-omi doon na. Kaya naputol. O humina na yung kapit. Okay? Ibig sabihin na pwede natin mapagana. Tapos balik lang natin. Kahit magkabaliktad lang ito, walang problema. Kasi ano lang naman yan? No polarity naman yan. Okay. Tapos, balikan natin. Dapat mapagana muna natin yung pan. Okay, saulin natin. Okay, naibalikan natin yung pinaka-pan niya. Okay, testing natin ngayon. Okay, magganaan natin. Kung napansin nyo, tumatakbo na yung pan niya. Okay? Tingnan natin kung iinit na siya. Malamang hindi pa eh. Tingnan mo kung dito makikita nyo, yung init niya, lumalabas. Yung pinaka, ano niya dito, yung hangin niya, pumapasok lang dito sa mismong magnetron na pwede niya ma-exhaust. Okay? Pero hindi pa rin iinit malamang to kasi malamig pa rin dahil siguradong nagka-problema na itong magnetron niya. Okay, ito yung dito naman tayo magpo-focus. Kailangan natin na tanggalin to. Tanggalin muna natin itong pinaka kanyang thermostat. Okay. Okay naman itong thermostat niya. Kung pagkaganyan ang naging problema, ito, hindi naman kasi mag-on yan pagka ano eh. Okay, ito, okay yung kanyang thermostat. Ibig sabihin may continuity siya. Sinek ko na lang din para alam nyo kung paano pinatesting. Tapos, alisin natin itong pinaka ano niya, magnetron. Okay. Tapos itong dalawang nasa ilalim, huhugutin lang natin. Okay. Yung mga ano, dapat di-discharge nyo ha. Di-discharge. Pero ito wala eh. Hindi, ibig sabihin, hindi siya pumapasok sa capacitor. Hindi nag-charge yung capacitor pa niya. Kasi may problema pa. Okay. Pero pagka may buhay yung ano niyan, pwedeng maka-kuryente. Okay?
Palitan natin to. Check natin, ano? Okay, meron naman siyang contact, ano? Yan. Hindi naman siya shorted. Hindi naman siya shorted sa body. Okay, may contact naman siya. Kung sa capacitor naman to, range tayo ng capacitor. Tapos tester rin natin to sa body. Normal naman eh. Hindi naman siya shorted. Okay. Meron ako ditong isang magnetron na okay eh. Pagkumparahin natin na para may idea kayo. Ngayon ito yung may problema. Okay. Pero medyo umiinit-init naman. Dahil gumana doon, di ba? Ngayon dito, pag tinester natin yan, ito yung good. Wala siyang palo, di ba? Wala siyang resistance. Ayun, sa capacitance tayo. Sa capacitance naka-connect. Okay? Pareha siya. Yung good, tsaka yung bad. Okay? Tapos pagka in-range natin ng ohms yan, itong sira, tingnan natin kung okay, may 0.4. May 0.4 siya. Pero dito sa good, may 0.4 din. Okay. Ngayon, pagka nilagay naman natin dito, wala siyang palo. Wala rin siyang palo. Dito sa good. Pagka dito, wala siyang palo. Wala rin siyang palo. Pero kung sa capacitor yan, meron siyang resistance dito na 624. Meron din siyang 624 at 625. Pero kung dito sa good, 654 dito. Tapos 656 dito, di ba? Halos hindi nagkakalayo. Pero kung pagkukumparahin natin, may problema na to, good to. Sa ganito, malalaman lang natin na sira to kung sa init. Ito kasing sira, pagka hinawakan ko yan, medyo maligamgam lang yung init. Dapat yan, umiinit ng gusto, pagka okay. Pagka hindi ma-detect sa tester, yung init yung pinapakiramdaman ko dito para malaman ko kung okay ba talaga itong pinaka-magnetron. Kakabit ko na itong good na magnetron. Okay. Kabit natin dito. May tatlong tsernido lang naman yan. Okay. Nasira itong pinaka-magnetron niya dahil sira yung kanyang exhaust pan. Yan yung pinaka-pan niya. Dapat alam niyo to kasi pagka hindi natin pinalitan yan, sisirain lang din itong magnetron. Okay. Balik natin dapat yung mga pinaklas. Tapos isasauli na natin to. Okay. Ito yung pinaka-magnetron niya. Okay. Nakakonect na yung mismong terminal dito sa magnetron. Tapos tetestingin natin. Ayan, may tubig na. Check natin kung okay na siya. Okay. Saksak natin. Tapos on. Yan, makita nyo, gumagana na yung pan. Yan, okay na, gumagana na yung pan niya. Yan, lumalabas na yung lamig ng pan. Kaya siya nagkakaproblema dahil dun sa mismong nasira yung pan niya. Okay, check natin kung
Okay? Okay? Yan o. Umusok na. Yan. Talaga mainit na siya. Okay? Sigurado namang may napulot kayong idea sa ginawa natin. At maraming salamat po.